Okay, so guys, kung napanood niyo yung vlog natin kahapon, dumating si Dexter dito. Dala-dala niya yung dalawang female bullies natin. Kasama niya rin si Kuya Jerome na makakasama ni Kuya Angel sa pag-alaga ng bullies natin. So ngayon guys, sa vlog natin ngayon, wala tayong ibang gagawin kundi palabasin lang yung mga bullies natin. Pag samasamahin sila, Royal Rumble. In 3, 2, 1, let's go! Let's go, Kuya Angel! So itong isa sa mga dumating na female bully natin kahapon. Kapatid ito nung female natin na may tenga, na vlog natin siya noong nakaraan. Una lang siya dumating dito dahil ito kinondisyon pa ni Dex. Pero yan, explain na yun sa vlog natin nung kahapon. Ito siya. Hello. Siya ay parang 6 or 7 months old. So ako, malapad, female. So, tapos meron tayong champagne. Ayan. So guys, dito naliligo yung mga bullies natin. Nagpagawa rin tayo ng ganito para madali silang paliguan. Ito yung champagne, guys. Tapos syempre guys, ilalabas din natin si Wiggle. Siya yung may tenga, na kapatid na itong Choco. Ayan! Ito si Wiggle! Ayan guys, yung dalawang Choco na yan, magkapatid yan. Hindi nila kapatid yung champagne. Apat na female yan guys, halos magkakaedad. Parang 6 to 8 months yung mga edad nila. So next year, magiging breeding season natin kasi halos sabay-sabay sila. Siyempre si Head, kailangan nila ng ng lalaki. Daming chicks heads ha. At siyempre si Scar. Let's go. At siyempre, guys, si Jelly palabasin na rin natin. Ano, Hibs? Pagod ka na? Ha? Ito guys, si Wiggle. Guys, nung pinost ko to, sobrang daming nagandahan sa kanya. As in, may nag-offer pa nga bilhin siya. Pero, advice kasi sa akin ni Dex, keep ko siya tapos 7 months na rin naman siya. In few months, second hit na niya. So, masubukan natin. Sana bigay sa atin dahil sobrang gandang female talaga nito. And of course, kahit naman yung kapatid niya, to. Yung difference lang talaga, mas mababa lang talaga si Wiggle. Pero ito, mababa rin. Hindi naman siya mataas. Nagmukha lang siyang dahil ito. Naging OA yung baba eh. Okay na yun, heads. So guys, waiting lang ako ng ilang months. Yung pagdating ng second hit nila, most probably. Kasi ang dami nagtatanong sa akin kung may puppies sa Bao Production. Actually, meron akong tatlo. Di ba, kay Angel? Mga anak ni Heads. Ito yung picture ng anak ni Heads. Sobrang cute. Lalo na yung isa. To think na yung nanay nila medyo malaki, mataas. Pero nakapag-produce siya ng ganon kaliit na puppy. Kahit na ganon yung partner niya. Ibig sabihin, naisip kong i-partner si Heads dito sa mga to. Kasi gusto kong malaman kung gaano talaga kalakas yung dugo ni Heads. Dahil ilang beses siya na nagawa eh. Nung nagkaroon siya ng isang beses na partner siya sa maliit, maliit din talaga. Ganun lumabas eh. Pero nung pinartner siya sa mas malaki sa kanya, I mean, malaki talaga, matangkad na female. Pero ito yung lumabas, di ba? Parang naisip ko, what more kung mga ganito kaliliit yung mga females na ipapartner ko sa kanya. So hopefully, mag-take lang sila syempre next year. And meron na pala tayong progesterone sa nanood ng vlog natin kahapon. Sa mga nagtatanong kung meron kaming frog machine, meron na po. Naroon na rin kami mag-frog test. So halos kompleto na naman offer natin para dun sa mga bumisita na magpapastad sa atin. And yun, ito, lalagyan ko na ng aircon.
Yun lang iniintay ko para ito malagyan na rin natin. Tapos, and everyday, ganito lang naman yung ginagawa namin dito. Morning, afternoon, pagkapas mag-ensire, before mag-ensire, pinapalabas namin dito. Enough naman na yung space, kahit na hindi na sila sa court dito, magtatakbo na sila. Medyo malaki na yung space. So, na-serve talaga ng purpose itong space na to, yung gusto natin mangyari. Ang kailangan ko na lang gawin is lagyan to ng harang para yung mga bibisita at least hindi sila abutin ng mga bulls kasi talagang babanggain ganito mga tayo. Pero okay din naman. So, yung tatlong puppies natin, parang 1 month old sila guys. Tinitignan ko pa kung meron akong i-out, kung sino yung mga i-out ko dun sa tatlo na yon. Pero for sure gusto ko rin mag-keep kasi most especially ng female kasi gusto ko siyang ibalik ahead. Most of the time ganun yung ginagawa ng iba. So, gusto ko i-try para daw mas makuha na yung genes ni Heads, mas lumakas na yung dugo na maipapasa niya syempre. Yun yung mga excited ako for next year. And natutunan ko rin sa pag-bully, hindi talaga dapat nagmamadali. So, sa mga gusto mag-umpisa, it will really take time. Syempre, breeding yan eh. Hindi naman yan parang one snap. Not unless pagka bili mo, nag-hit, na-breed, tas nag-take agad. Syempre, yung mga ganun pagkakataon, hindi naman laging yun yung nangyayari. Madalas, ang pinagdadaanan talaga is yung matagal ng proseso. Ako, hindi ko na rin na-imagine na, nasabi ko sa sarili ko, nung umpisa, sabi ko gusto ko ng maraming female, tas kahit isa or dalawang main stud. Ngayon, hindi ko na malayan, parang ilan na yung female ko dito. 5. So, malapit na ako sa goal ko na sabi ko, kahit mga 10 female, ng mga quality ng mga ganda. Like, ito si Wiggle, mga ganito yung mga target kong female eh. Pero maganda rin naman yung mga females natin doon. Actually, ang kakapal nila. So, yung mga hinihintay natin for next year. Ito, hit na to si Jelly. Jelly! Ipapartner ko to kay Heads, guys. Ang iniisip ko, baka makuha yung height ni Heads, yung structure ni Heads, tas yung kulay ni Jelly. So, makachamba lang tayo kahit na isang puppy na ganun, hopefully. And then, pag nangyari yun, syempre, ito yun sa mga dream ko eh. Yung magkaroon ka ng sarili mong production na Merle. So, actually, kaya nandito si Jelly. So, yun yung mga hinihintay natin. Pero, matagal pa naman yun. For now, enjoyin ko muna syempre yung araw-araw na ganito. May bumibisita ng mga nakaraan, daan bumisita. Enjoyin ko muna yung ganong proseso. Hanggang dun sa moment na pwede na silang mag-breed and makita natin kung ano yung mga lalabas dun sa mga pairings na nakikita natin. Si Scar naman, gusto ko rin subukan dahil hindi siya kasing liit na hedge pero sobrang kapal na itong batang to. Scar! Ah! Grabe! Solid! Sobrang kapal! Si Scar guys, 10 months. Pero kung makikita niyo yung buto nito guys, As in, sobrang kapal talaga. 10 months. Nagsistart pala siya mag-mature. So, pag nag-mature yan, bibilog. Mas lalo siya magmumukhang mababa. Excited ako doon. And, ganda. Nung kinuwanan siya nung nakaraan, syempre, hindi pa siya nagkakaroon ng production sa albata pa. Kinuwanan siya nung nakaraan. Ang ganda daw ng semen niya. So, very excited ako na one of these, or iba sa kanila, mai-pair natin kay Scar. Actually, si Wiggle pwede kay Scar eh. Kasi, maliit naman na si Wiggle eh. Tapos, makuha niya yung kapal ni Scar, kulay ni Scar, height ni Wiggle, di ba? Tapos, si ibang female naman, kay Heads ko na ma-partner. So, yun lang yung mga plans natin for the bullies. Ano lang to? Waiting game, tsaka being patient. Lahat naman ng bagay nadadaan sa being patient. So, hindi pagmamadali, make mistakes. Pero after you make mistake, you have to understand na makakabawi ka, hindi laging talo. Darating din yung time na manalo ka if you continue and hindi ka titigil. So there are plenty of times na gusto ko na rin tumigil sa pag-bully. Bago lang ako sa bully. Pero since hindi siya yung main focus ko, since nasa basketball world ako, sobrang busy, lalo ng dami namin events. Dumating yung time na parang na-realize ko kailangan nila na talaga ng time. Kailangan talaga nila ng alaga na hindi ko na-realize umpisa na hindi ko pala kayang ibigay agad-agad dahil sa schedule, sa lahat. Pero, luckily, andito si Kuya Angel. Grabe yung pag-alaga ni Kuya Angel sa mga bullies natin. Kaya na-maintain natin sila. Hanggang sa nadidiscover ko na kung paano ko ibabalance, kung paano ko sila mabigyan ng time habang hindi ko napapabayaan yung basketball natin. So, yun yung mga struggles. Pero, plenty of times, kahit nag-umpisa pa lang, plenty of times parang ayaw mo nang ituloy yung pag-bully mo. Dahil masaya lang siya panoorin sa vlog. Pero it's hard guys, lalo na syempre pag naisip mo yung gastos, monthly, yung pagkain nila lahat, susuko ka talaga. Pero if you love what you're doing, lalo na pag nakikita ko silang ganito, lalo akong nagiging passionate sa ginagawa ko. So parang ito yung stress reliever ko after ng events, after lahat, upo lang ako dyan, kwentuhan, sama ko sila. Lalo na siguro pa nagka-puppies na tayo next year out of them. And stay tuned lang guys sa mga nagtatanong, next year definitely magkakaroon tayo. Pero ngayon meron tayong 3 puppies, abangan nyo yung sa next vlog, pupuntahan natin sila. Okay, tapos na yung playtime. Pahinga na. Yan.
time. So grabe guys yung alaga ni Key Angel kahit dun sa mga kulungan. Temporary dito natin muna sila nilalagay kasi wala pang aircon yung kabila. So naganap muna ako ng temporary cage nung dalawa natin na dumating. Ganyan si Key Angel lagi. Sobrang sipag nito maglinis as in. Kaya nga nito linisin yung mga kapitbahay. No, Key Angel. Hindi, ayan. So napakasipag. Lalo na ngayon, nandito na si Jerome. Nakakatawa ni Key Angel. So mas magiging malinis. Actually, meron akong... Key Angel, nasan yung ref natin sa loob? Yung maliit. Actually guys, meron ditong yung ref namin dati sa loob. Meron na kasing ref ngayon kami sa loob. Ayan o. Oh. Kasi naisip ko syempre yung mga tumatambay dito. Mahaba kasi mga pagpintuhan yung mga nagbubuli eh. Naisip ko at least may ref na naka-assign dito. Tapos andun meron mga welcome drinks, di ba? So yan, talagang ano, talagang gumanda lalo yung kennel natin dahil dun sa mga maliliit na naidadagdag unti-unti. Bukod dun sa mga main thing na kulungan, yung grass, lahat. So yung ref, ayusin lang natin ng konti. Tapos talagyan natin ito ng drinks para sa mga bisita natin. Hindi kayo mauhaw pag naipagpuntungan kayo. Okay, so guys, sa palabasan natin sila, yun lang naman yung goal natin for today's vlog. Kay Angel, okay ka lang dyan? Okay. Sige. Okay, so guys, nagawa na natin yung mission natin for today's vlog. Ang palabasin sila ng sabay-sabay dahil syempre meron tayong dalawang bagong bully na kailangan ma-feel at home. So ngayon ko lang din sila nakita na ganun sila karami, kaya nakakatuwa. And tapos na, pagod na natin pagpahing. So yun nga guys, mga gustong bumisita, message lang sa kay Angel sa number na to. Or message ako Instagram or Facebook. Meron na tayong ngayon progesterone machine para dun sa mga gusto magpa-stud. At pinoproblema nyo pa yung bagay na yun. At least meron tayong ngayon offer. Para pag dinala nyo dito, isipin nyo na lang maghintay. After a few days, pinick up nyo. Please, nagawa na natin yung kailangan natin gawin. So, yun na guys. Kita kita sa next vlog. Update ko pa kayo sa mga susunod. Papakita ko sa inyo yung tatlong puppies na sinasabi ko na anak ni Head. Na napakaganda and very excited na ipakita sa inyo. So guys, maraming salamat and may God bless all.